Hello guys, kumusta po kayong lahat? Gusto ko pong mag-apologize o humingi po ng pasensya sa lahat po na nagagalit po sa aking post. Unang-una po sa lahat, wala naman po akong intensyon na manluko ng kapwa, kahit sumagi man lang sa isip ko. Ngayon po, sa mga humihingi ng update, sabihin ko po dito kung ano po yung update doon. At sisimulan ko din po ang pangyayari kung paano yun at kung kailan yun nangyari, bakit po nabidyuhan ko po sila. So, at sa mga bashers po na napakasarap pakinggan para sa kanila, sa kanilang mga isip, ang kanilang mga malabalahibong comment, kung ano po yung ugali mo, kung ano po yung nasa puso mo, lumalabas po sa bunganga mo at doon naisulat mo sa comment. Salamat po mga bashers. So, ngayon po, bago ko po sabihin po yung buong pangyayari sa video na yun, pati din kami na lumapit sa kanila at tumulong. Pati din kami, parang na-prank din nila eh. Pero hindi po yun ang naisip namin. Kasi nung nagsisigaw po yung babae, wala kaming ibang naisip eh, kundi tumakbo palapit sa kanila. Ganito po yun ang nangyari bago po yun nangyari ang pagbibidyo ko. Galing po kami dun sa dagat, low tide po kasi nun. Nanginhas ba yung sa Bisaya, namumulot kami o nangunguha kami ng mga iba't ibang mga seafoods doon. Kasi sa probinsya yun eh. Mga 5 hours siguro ang biyahe mula dito sa city, sa Lapu-Lapu papunta sa province kung saan doon nakatira yung mga magulang namin. During school holidays yun ng mga bata. So pagdating po namin doon, kinabukasan, wala po kaming ulam, syempre mahangin doon. Pumunta kami doon sa dagat kasi low tide, nanguha ng seashells. Pagdating namin sa bahay po, may narinig na po akong ingay sa malayong-layong bahagi, kunti sa bahay namin. Pero ini-ignore ko lang po yun kasi syempre gutom na kami, basa pa kami. Then, yung mama ko pala, medyo malapit-lapit siya doon. O na-curious ba yung mama ko? Pinuntahan niya po doon yung maingay na nagsisigaw, na nag-iiyakan. Yung mama ko, 67 years old yun. Pumuntas po siya doon at tinanong niya kung anong nangyari. Sabi pa naman, sagot pa naman daw ng babae na nagbigti daw, naghikog daw, ganun. So bumalik yung mama ko sa papunta sa amin at nagsisigaw din. Natulungan natin, may nagbigti. So ang ginawa ko naman, tumayo ako agad. Kami, halos lahat, tumayo agad kami. Kinuha ko po yung cellphone at yun, makikita sa video. Pero hindi dyan sa reels. Pasensya na po. Makikita doon sa video, doon sa YT, sa YouTube. At doon po makikita ang buong video. At saka kahit naman po, hindi ko may... Walang caption yun. Kahit walang caption yun. Kung may mabuting pangunawa at malawak na pangunawa lang po kayo, hindi kayo magko-comment ng tulad nito. Tulad nito. Mayrag mamatay ning nagpost ani kanang maunay siya sa iyang kaugalingon. Maghikog sad siya. Ganun no? Ang sarap sa pakinggan lang, kahit pakiramdam niya, no? Ganyan ang ugali.
ng mga ano, mga mabubuting puso. Salamat po. Tapos ito pa, giatay lang may pag ikaw ang naghikog kay wala man kay klaro. Ayan, mas maayo patali ikaw na lang naghikog. Los-los mo. Caption pa na butang niya wala din hitabo. FB dapat binubura mga ganyan, wala naman kwenta. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung sino kayong nagko-comment ng ganyan. Sasagutin ko din yan mamaya. Tapos, ito pa, marami po. Dapat appeal na lang po ang nag-video paghikog. Tapos, sabi pa, nung nag-reply po ako kasi, siyempre, hindi po ito mahina. Hindi po ito weak sa damdamin. Alam ko may puso din po ako masasaktan. Pero matapang po ito. Lumalaban po ito sa buhay. At siyempre marunong din po ako mag-adjust kung ano po yung papel ko. At ano po yung karapat-dapat na i-reply ko sa mga comment ng mga mababait at may magagandang ugali ng mga bashers. Pero alam niyo mga bashers, mahal ko pa rin kayo eh. Bakit? Bakit? Isa kayo eh. Isa kayo sa nagparami ng aking views. Yan. Kaya mahal ko kayo. Wala akong sama ng loob. Pero gusto ko lang po para malaman din po ng ibang manonood kung ano po yung mga sinasabi ng mga bashers. Ito pa, meron pa. Walay pulos, scammer pa. Tapos meron pa rin dito. Pati yung pagsisend ng star, nagpapasalamat ako. Binanggit pa. Salamat sa star daw. Basta makapost lang. Ah, hindi ako katulad sa iyo ng kapal ang mukha mo. Kahit sa kunting bagay, hindi mo pasalamatan. Magpasalamat ka kahit sa pinakamaliit na bagay na matanggap mo. Yun lang ang aral na ibigay ko sa iyo. Tapos ito pa, sira ulo nitong nag-video, gusto lang magpasikat, walang awa sa mga bata. Kaya ko nga pinuntahan sila eh, kasi naawa ako eh. Tumawag ng tulong eh, nanghingi ng tulong eh. Ayan, tapos ito pa, yawa kag content, mangingilad. Sorry po, hindi po ako mangingilad. Alam ko po kung ano ang mangingilad. Ano ang manluloko? Hindi po ako pabor dyan. Kalaban ko po yung manluloko. Hindi po ako lapas tangan. Hindi po ako anong tawag doon? Yung mandaraya o ano pang mga hindi mga mabubuting gawain. Hindi po ako ganyan. Salamat man po sa Panginoon. Tapos, meron pa. Ang kaning gabidyo, dapat ikaw naghikog. Dayon, bidyuhi imong kaugalingon nga naghikog ka, aron mo sikat o makakwarta ka. Kay daghan mo view sa imong kamatayon, litsugas ka. O, diba? Ano? Pero, kasi akong, natuto kasi ako eh. Natuto kasi ako na pwede naman po sumagot ka, pero nasa alam mo yung boundaries, yung hindi lumagpas ba sa pagkatao ang sinabihin mo, kahit ihama ka pa. Minsan nga yung salita nilang piste o ano pa man, pinipiste ko na lang eh, tapos nilagay ko sa kanila para salita pa rin nila yun. Ayun, at tutakas yung masaklap. Meron pa dito. Bugo daw ako, bobo daw ako. Meron pa dito ang pinakamasaklap na sinabi niya sa akin. Ayan. Yung sinabi niya sa akin na dapat na lang daw ako ang magbigti. Bibigyan daw niya ako ng 100,000 piso through GCash. Kung katulad din po ba ako ng ibang mga tao na ginaganyan mo? Hindi mo rin magustuhan ang ibabalik ko sa iyo eh.
Kasi ang 1,000 mo, kung halimbawa isa akong tarantadong tao, pwede kitang sabihin eh, kahit gawin kong 10,000, gawin mo sa sarili mo, matuwa ka kaya? Hindi eh. Parang iniisip ko lang, parang napakamura naman ang buhay ko. Ano? Parang 1,000 lang pala ang buhay ko, ang halaga. Ano? Sobra, ano? Mapagmataas. Ayan ang mga magsasama. May mga mabubuting puso yan. Tapos dito pa, tinuruan pa din po ako. Unta, mag-upload mo kanang tinuod gamiton pa ninyo mga bata. Apil pangilad. Para lang makahakot. Daghan viewers. Magpakatotoo naman sana kayo bastos. Sinabihan pa ako naman ganyan. Diba? Tapos meron pa dito. Giatay para makawaiti lang. Kailangan gamiton ang naghikog daw. Nga puro man tusagot akong mga kita. Giatay, ngita man lulain content. Hindi nga maggamit ka og hikog na title. Para reason makahimo mo og whitey style niyo bulok. Ano? Sino kayang bulok sa atin? Sino kayang bulok sa amin? Ano? No? Pero hindi totoo yun. Na majority po ang nagbabash. Hindi po totoo yun na majority po ang hindi nakaintindi. Sila lang po yun ang nakaintindi na yung utak nila is ano lang, parang pagkakit, parang kung sa tubig pa, sabi pa, layaw lang ba? O kaya gadanghag lang ba? Yung pagdating ng video, click agad. Pinapanood agad. Tapos, ayun na, nag-comment na. O kaya binasa agad, basa lang. Tapos, wala naman intindi. Hindi pwede ganun. Dapat pag magbasa ka, intindihin mo rin. Paano po, paano yung isasagot mo kapag binasa mo lang yung isang talata? Hindi mo inintindi. Pag tinanong ka ng teacher, ano isasagot mo? Ah, diba? Dapat pag marunong kang magbasa, marunong ka rin umintindi. Gamitin ninyong kunting utak natin. Hindi basta-basta ka lang mag-comment. Akala nyo marunong na kayo. Akala mo matalino na kayo. Paano na lang yung nagla-like sa akin? Mas majority eh. At saka yung nag-comment dito, hindi naman lahat against sa video kong pinost eh. Diba? Hindi naman lahat eh. Gusto mo nyo basahin ko? Maraming nakakaintindi dito. Ha? Yung mga nagko-comment lang ng mga ganun, mga ano yun, mga bitter yun sa buhay, may mga mapapait yun na puso, yung mga mata nila ba masasama, wala silang makitang maganda para sa kanila, lahat na makita ng kanilang mata masama yun. Ayan, so dito pa meron pa dito. Sabi pa nito, oh, nili ko no, si Nili Helen daw, sabi niya, ang ngayon na daigpod kang panunguhon kay gidamay-damay pa ni mong mga bata, kwanggol ka. Aray, di ba? Ang sakit ano? Kwanggol ka. Parang akala niya, siya na ang tama eh, ano? Tapos, ayan. Masakit lang talaga na kahit nagmamagandang loob na nga kami sa humingi ng tulong, kami patuloy ang naging masama sa mga mata ng mga bashers. Ha, diba? Tapos meron pa. Meron pa dito. Tapos sabi pa dito na pati yung pribadong party ng isang babae, binanggit pa dito. Tapos nung tiningnan ko po yung profile niya,
Isang matinong lalaki tingnan eh. Isang matinong lalaki na kagalang-galang. May anak pa naman maliit. Hindi ko lang tiningnan kung babae ba yun. Yung pribadong part ng babae na sinabi niya, binanggit niya dito sa comment, sobrang bastos ano? Paano kaya napa-inlove ng isang babae ang lalaking bastos na ganyan? Binanggit ang pribadong part ng isang babae na mayroon naman sa kanyang asawa o sa kanyang magulang, di ba? Napakabastos, napakamanyak. Ayan lang po. So, ganun po, balikan ko lang po yung ano, pangyayari. So, nung nag-ano, lumapit na po kami sa babae, ibisaya kami, kaya bisaya yung ano namin doon. Kaya sagot ko agad, o tanong ko agad, sabi ko, "Nan sa mana?" Sabi niya, "Tita bang ti?" Sabi niya, "Tita bang ti? Akong ba na nagtubok?" Sabi ko, "Asa nagbitay?" Kasi expectation ko eh, nagbitay eh. Kasi nagtubok. Hindi yun puro dayami lang doon o anong mga hagunoy nakita nyo doon. May mga malalaking puno doon. May mga malaking puno. Ayan. Tapos, ganun lang, kahit walang caption, kahit ganun nga lang eh. Alam nyo na eh. Kung totoo ba talaga, kung makita ba talaga. At saka pasensya na rin, hindi kasi buong video ang tanggapin ng reels eh, sa pag-upload. Pinapakat kasi eh. Ayun. Pero kung gusto nyo, meron, in-upload ko yun yung buong ano, video sa TikTok at saka sa YouTube. Pero bakit gano'n na sabi ng iba, saan daw ako nagpunta, hindi daw ako tumulong. Tumulong po ako, mga bashers na mga magagaling. Tumulong po ako. Tingnan nyo po sa ibang channel ko, sa YouTube tsaka sa TikTok. Kaya nga, doon ko po sinundan yung batang lalaki eh. Doon nyo po maririnig yung conversation namin. Doon nyo po makikita na nagagilap din po ako. Tumulong din po ako sa paghahanap. Pero nung sinumpong na po ako sa aking ubo, marinig nyo naman din po doon eh. Tinigil ko na po kasi sinumpong ako sa ng ubo eh. Kaya nga masama ang tinig ng boses ko doon. So ayan. Pero tungkol po doon sa mga humingi ng tulong sa amin, hindi po namin kilala yun. Hindi po namin kilala. Ni ang pangalan, hindi ko nga inalam eh. Kasi nag-ano kami eh. Para kaming nataranta eh. Hindi ko inalam eh. Pero sinabihan ko yung bata na dyan lang kayo ha. Kung anong mangyari, tawagin nyo kami o ganun kasi hinayaan ko na lang din yun. Pero hindi kami agad umuwi. Tinigil ko lang po yung video. Pero nung hindi na namin narinig yung pag-iiyakan nila, yung pagsisigaw nila, hindi na rin namin pinuntahan doon. Kasi parang malayo na rin sila eh. Parang namalayo na sila pero hindi na namin narinig. Nagsisigaw. Sumalay na sila. Bumalik na lang din kami sa amin kasi wala pa din kaming almusal noon. Gutom na din kami. Nung nakaraan yung mga isang oras, nakita ng papa ko na dumaan yung mag-iina, mag-aama, yung isang pamilya. Dumaan, pero malayo po sa amin, dumaan. May bit-bit po, may lukdong kahoy na po sila. Ayun, natuwa naman po kami dahil hindi natuloy. Ayun, so, ayun po, sana naintindihan nyo po kung ano po yung kwento ng video na yun. Sa mga hindi po nakakaintindi yun, ayun. Pero sige, bash pa rin ko yun ng bash. At mamahalin ko pa rin ko yun ng mamahalin. Ayan, so hanggang dito lang po, pasinsya na po kung yung video ko malikot. Sorry po. At saka sorry din po kung bakit yung sa video ko nakita nyo yung bata. Alangan naman po, pag nag-video, isa langit ko po ipofocus. Siyempre doon sa ano, hindi ko nga nakuna ng masyado yung mama eh. Bakit? Kasi malikot yung paa namin doon kasi nakaganon yung ano eh.
Bundok kunti eh. Yung pagano'n yung paakit, yung bundok kunti. Tapos marami pa kami mga inapakan doon na mga putol na mga kahoy na nakaganon-ganon pa. O diba? So sana may malawak din kayong pag-iisip. Pasensya na po kayo. At saka maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa lahat po ng viewers ko, sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng mga kababayan ko, sana mag-iingat lang po kayo saan man kayo. So yun lang, maraming salamat po sa inyo.